Arts o sining ikaapat na baitang. Unang markahan. Unang linggo. Tayo muna ay manalangin. Mga panuntunan. Una, mag-online 5 minuto bago ang tamang oras. Pangalawa ay mute ang mic at i-on lamang ito kung kinakailangan. Tatlo, sundin ang direksyon na tinuturo ng guro. Apat, makinig ng mabuti. Lima, pindutin ang wave na kamay sa emoji kung may nais sabihin. Handa na ba kayo matuto? Mga pangkat etniko sa Luzon. Sagutan natin ang maikling pagsusulit sa subukin natin. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Isa, sila ay isang pangkat etniko na naninirahan sa Hilagang Luzon. Tigadang. B. Ifugao. C. Maranao. D. Tiboli. Pangalawa, kilala at bantog sila sa paghahabi ng tela. Matatagpuan sila sa Nueva Vizcaya. E. Ifugao. B. Maranao. Si Gadang. D. Tiboli. Tatlo, sila ay kilala sa kanilang tradisyonal na paraan ng paglalala. Ilan sa kanilang mga gawa ay ang abag, bakwat, at akin. E. Maranao. B. Gadang. C. Tiboli. D. Kalinga. Apat, anong pangkat etniko ang nagmamay-ari ng ganitong disenyo? E. Kalinga. B. Tiboli. C. Maranao. D. Gadang. Lima, sino sa mga sumusunod ang hindi pangkat etniko sa Luzon? At Boli. B. Maranao. Si Kalinga. T. Gadang. Iwasto natin ang inyong sagot. Una, letrang B. Pangalawa, letrang C. Pangatlo, letrang D. Pang-apat, letrang A. Panglima, letrang B. Magaling. Tara, magbalik-tanaw sa balikan natin. Panuto, suriin ang larawan. Ano-anong mga linya, kulay at hugis ang katulad nito sa maskara at putong na maaaring gamitin sa mga selebrasyon at pagdiriwang? Ang mga kultural na pamayanan ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o kapaligiran. Ang mga ay naninirahan Ifugao sa Hilagang Luzon. Makikita ang mga disenyo sa kanilang mga kasuotan at kagamitan tulad ng araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno at tao. Makukulay ang pananamit at palamuti ng mga kalinga na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Ang gadang naman sa Nueva Vizcaya ay kilala at bantog sa paghahabi ng tela. Ang mga manghahabing gadang ay gumagamit ng tradisyonal na hakbang sa paghahabi na may mabusising paglalagay ng mga palamuti gaya ng plastic beads at bato. Ito ang mga sumusunod na katutubong disenyo. Disenyong Ifugao. Disenyong Gadang. Disenyong Kalinga.
talakayin natin. Unang gawain, gagawa tayo ng mga disenyo sa karton. Layunin nakakalikha ng isang sining na ginagamitan ng mga disenyo ng Luzon. Kagamitan. Mga bagay na karton gaya ng baso. Mga kagamitan na maaaring makuha sa kalikasan. At iba pa. Lapis. Crayola o oil pastel. Mga hakbang sa paggawa. Isa, kumuha ng isang karton o kahon o iba pang bagay mayroon sa inyong lugar na maaaring gamitin. Para guhitan ang mga disenyo. Pangalawa, umisip ng disenyo mula sa kultural na pamayanan ng Luzon tulad ng ifugao, gaddang at kalinga. Pangatlo, iguhit ang napiling disenyo sa karton o kahon gamit ang lapis. Maaari ring gumamit o umisip ng sariling disenyo gamit ang mga hugis, kulay, linya at ang prinsipyong paulit-ulit. Pang-apat, kulayan at punuin ang mga espasyo ng mga disenyo ang inyong iginuhit at sundan ito ng crayola o oil pastel para lalong maging kaakit-akit ang inyong likhang sinin. Panglima, kung wala nang idadagdag, pwede nang itanghal ang ginawang sining at humanda sa pagpapahalaga. Pagyamanin natin. Una, ano-ano ang mga pamayanang kultural sa Mindanao? Pangalawa, ano-ano ang pakakaiba at pagkakatulad ng mga ito? Pangatlo, gamit ang mapa ng Mindano na nasa larawan markahan kung saan matatagpuan ang mga pamayanang kultural na inyong napag-aralan. Tandaan natin, ang mga disenyong kultural ng pamayanan sa Luzon ay isa sa mga pamananang sining sa ating bansa. Kaakit-akit at kanais-nais sa paningin ang kanilang mga likhang disenyo, ginagamitan ng iba't ibang linya, hugis at kulay. Karamihan kanilang mga ginagawang disenyo ay hango sa kalikasan tulad ng dahon, tao, bundok at mga hayop. Isabuhay natin. Disenyo sa construction paper. Layunin na lilikha ng isang likhang sining na ginagamitan ng mga disenyo ng pamayanag kultural sa Mindanao. Mga kagamitan. Cotton buds. Chlorine. Colored construction paper. Mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitang gagamitin. Pangalawa, umisip ng disenyo ng mga kultural na pamayanan sa Mindanao tulad ng Maranao, Yakan at Boli. Maari ding gumamit ng sariling disenyo na ginagamitan ng iba't ibang hugis, kulay at linya. Pangatlo, isawsaw ang cotton bud sa chlorine. Marahan itong ipahid sa colored construction paper. Apat, maingat na ipahid ang chlorine sa construction paper upang hindi ito mapunit. Lima, patuyuin muna ng ilang minuto ang ginawang likhang sining. Anim, pagtuyo na ito, maari na itong ipaskil sa blackboard. Tayahin natin. Una, ano-ano ang mga kultural na pamayanan sa Luzon? Pangalawa, ano-ano ang pagkakatulad ng mga pamayanang kultural na ito sa Luzon? Ano naman ang kanilang pagkakaiba? Isulat sa bawat kahon. Pagkakatulad. Pagkakaiba. Para sa gawin natin. Una, tinalakay sa klase ni Ginang Dionisio ang mga pangkat etniko ng Luzon. Nagpakita siya ng mga larawan ng disenyong likha ng bawat pangkat. Anong pangkat etniko sa Luzon ang gumawa ng disenyong ito? Tigaddang. B. Ifugao. Si Kalinga. D. Maranao. Pangalawa, pagkatapos gumawa ng isang likhang sining, ano ang maaaring gawin sa mga kagamitang ginamit? Eh, hayaan na lamang ito sa
lamang ito sa mesang pinaggawaan. B. Iligpit ng maayos at ilagay sa tamang lalagyan ang mga kagamitang ginamit. C. Itapon sa basurahan kahit pwede pang pakinabangan ito. D. Ikalat sa loob ng silid ang mga kagamitang ginamit. Hayaan na lamang ang guro ang magligpit nito. Pangatlo. Ilan, kanilang mga produktong ipinagmamalaki ay ang bakwat belt, akin skirt, at abag G-string na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. Anong pangkat etniko sa Luzon ito? Tigadang. B. Ifugao. Si Kalinga. D. Maranao. Pang-apat, anong pagkat etniko ang nagmamay-ari ng disenyo? Nasa larawan. A. Kalinga. B. Tiboli. C. Maranao. D. Gadang. Panglima, ang mga sumusunod ay pangkat etniko sa pamayanan kultural sa Luzon maliban sa isa. A. Panay Bukidnon. B. Kalinga. C. Ifugao. D. Gadang. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway marami kayong natutunan sa ating leksyon, palakpakan at batiin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natapos ninyo isagawa ang araling ito. Mag-aral ng mabuti hanggang sa susunod nating pagkikita. Palem, huwag po kalimutan pindutin ang like at subscribe button sa Jam Alay YouTube channel. Maraming salamat po!